Again, bibili ka na once, may kita ka sa repeat binary, may kita ka sa 2 for kada package po, and every month, pwede ka kumita ng 9,634 dirhams per month if you have only one account. Pwede? E paano, Sir G, kung naubos na naman, kikita na ako sa review, ano pa sa batay pwede kumita? Pwede pa tayong kumita sa multi-level. Once you join, automatic you become independent distributor. Kapag dumaming benta po, you become emerald. Pag dumaming bumili ng flash, you become sapphire, ruby, and pinakuli, you can become a diamond. Do you follow? Ngayon, lahat ng bibilin mo, may 35% rebates ka. Etong good news, eh di ba ikaw nagkwento kay ruby? Lahat ng bibilin ng ruby, meron ka higher rebates minus lower rebates. So 35 minus 25, pwede kong kumita ng 10% rebates. Pwede? So all that's what you can override. Sa sapphire, meron kong 20%. Sa emerald, meron kong 25%. Sa independent distributor, you have 30%. Guys, eto maganda dyan. Lahat po tayo, pag tayo ng kaedad na, kumita ng malaking pera, we don't have any shares, but to go back home. Am I right? Okay? So nga lang, pag tayo, you have choice right now. For those people that will believe in me, you will not regret it in your entire life. But for those people that will doubt, mark my word, darating ang panahon. If you're not going to do real, you go back to the Philippines, hindi ka na kumikita, ang masakit sa lahat, nakaupo ka, dinadaan-daanan ka, dahil wala ka ng pera. Tama? Guys, don't just work hard, work smart. There's nothing about working. But while working, you should also grow your business aside. Trabaho ko yung araw na to, pag-uwi ko, instead na manunod ako ng TV, mag-royal ako. Yes. Dahil pag napag-grow ko yung negosyo ko, uuwi na ako, hindi na ako magkatrabaho ng 40 years. 4 years na lang. Yes. Tama mali? Yes. Why work for 40 years if you can work for only 4 years so you can save the 36 years in your life? So you can enjoy your life. Am I right? Yes. Guys, eto maganda ko dyan. Si Pinoy na dating OFW sa ibang bansa, katulad na UAE, Taiwan, KSA, Hong Kong. Sir, balik na sir. Yan. Dati, pag tayo umuwi na sa Pilipinas, wala na tayong pera. Tama mali? Tama. Ang masakit ko dyan, na wala na yung kalakasan natin, na wala na yung panahon natin, na wala na lahat. Tama? Plus, wala ka ng chance kumita. Tandaan nyo, for those people na maniniwala sa akin, mag-iiba talaga ang pwede. Very important. Tapos nyo isip pa, nakaka-insulto naman sa amin. Ano akala mo sa amin? Gumastos ako ng pera dito, nag-check-in ako sa hotel, bumili ako ng ticket ko, kung ano-ano ginawa ko dito, tapos hindi ko pinag-isipan yung ginagawa ko. Tama mali? Guys, ang mga bagay na pinag-isipan yung nakakasama, pero yung nakakabuti, yan hindi pinag-isipan, yan ay kaagarang ginagawa. Tama mali? Tama? Guys, this is my dream. Darating ang panahon na Pilipinong mapagmahal sa magulang o magmahal sa pamilya. Uwi sa Pilipinas. Ngayon, hindi na sila maghirap at hindi na naman kailan pa maghiwalay na. Why? Dahil yung kanyang magulang, yung kanyang anak, yung kanyang mga mag-anak na nag-royal sa ibang bansa, uwi sa Pilipinas. Kada bilhin nila, may kita sila 35%. Panalo? Panalo. Eto tanong. Eh, lahat ng bibili ng taga Hong Kong, lahat, siya, kinentuan niya yung kakilala niya sa Hong Kong na lokal, bumili mga taga Hong Kong points. Tama? Ma'am, sir, ang bumibili, hindi isang tao, hindi isang barangay, buong bansa. Tama? Yeah. Guys, lahat ng bibili ng taga Hong Kong, may 10% ang Pilipino. Lahat ng bibili po ng taga KSL, may 20% ang Pilipino. Lahat ng bibili ng taga Taiwan, may 25% yung Pilipino. Lahat ng bibili ng dito na tao sa UAE, may 30% ang Pilipino. Yung dating pag-uwi, iba pag-uwi niya, wala na, nakanganga na, hirap na. Ngayon pag-uwi niya, masaya siya. Bakit? Dahil mabubuhay ng pamilya niya. Kahit wala na siya, buhay na buhay pa rin ang pamilya niya. Yes! Yes. Ang basta lang pwede kumita, Sir J. Hanggang saan? Hanggang sa dulo na walang hanggan. Ganda, no, sir? Tuloy natin, sir, di ba? Meron pa tayong tinatawag natin profit sharing, alright? So, yung maganda ko dyan, lahat naman ang benta ng company, part of it, mamimigay niya pa sa inyo. Yan po yung tinatawag na grand recognition na ito tinatawag natin. Tuloy lang natin, sir. At the same time po, sir, yan. Now, this is, you have to do some decision in your life. Sir J, napakaganda na negosyo. Tama mali? Bakit? Mom and sir, whether you like it or not, you have to buy our products. Kung ikaw naghihirap ng tsatsaga, para saan? Para makabili ng bahay. Nagsipag ng tsaga, para saan? Makabili ng kotse. Nagsipag ng tsaga, para saan? Edukasyon ng anak. Nagsipag ng tsaga, para may ipon. Tama?
Binili lahat. Ang problema, nalimutan yung kalusugan niya. Noong nagkasakit, ano nangyari sa bahay? Nabenta. Sa kotse, nabenta. Yung savings, naubos. Eh, future ng anak, nawala. Tama? Sabi na iba, bakit ko gagawin yan? Hindi ko naman kaya isama sa buhay ko yung yaman ko. Mali ko kayo. Dahil pag nagkasakit ka, lahat ng yaman mo, isasama mo sa buhay mo. Tama? Ang masakit dyan, hindi mo pwedeng isama ang buong pamilya mo sa buhay mo. Tama? Therefore, kailangan malusog ka para hindi mo agad mapunta sa buhay kung hindi ma-enjoy mo pa ang iyong buhay. Palakpakan niyo naman ulit. Yes! Tama? So guys, the package is how much? Ito po yung kanya tinatawag natin presyo. But you have to choose kung anong bibili niyo. Maluwalhati ko ba yun? Maluwalhati ko ba yun? Yes. Ito yung option A, option B. Mamimili na lang po kayo. Yan po. Hindi po yan loto. Natataya ka lang. At hindi ka, baka limot, tumama ka hindi. Guys, I guarantee you, pag bumili kayo ng package, inaaral nyo to, ginawa nyo to, magbabago ang buhay nyo katulad ko. Saan lang to, pag tumaya ka, hindi, imposible, tatama ka. Tama ba rin? Tama. Guys, ito po, pag ito, pumili ka, ginawa mo, isinapuso mo, tumulong ka sa kapwa mo, mami, sir, daig mo pa yung tumama sa loto. Why? Dahil ang tumama ng loto, next month, pakonti ng pakonti ang pera. Next month, pakonti ng pakonti, next year, paubos na. Diba? The following year, may utang na siya. Samantalang royalista, dating wala, padami ng padami ng padami ng padami, hindi pa ubos, meron na naman. Yes! Tama? Okay? Sabi na, Sir G, maganda ang problema, hindi namin kayang ginagawa. Yes! Actually, oh, wala akong in-invite dito personally. Tama? Pero good news, kahit wala ako dito in-invite personally, guys, nandito ako para magtumulong sa inyo. Why? Dahil tapusin na natin, pag sinabing Pilipino, club mentality. Ha? Yes. Because in this business, naghihilan po kami. Hindi pa baba. Naghihilan po kami pataas. Tama? Because in this business, we have a community ready to help. Tuloy-tuloy natin, sir. Yan. Solid business plan. Okay? Bakit ako ba yung kumpanya? Yes. Yung products? Yes. Marketing plan? Yes. Maganda lalaki po ba ako? Yes. Dahil siya sa may out ng mic, alright? So, ibig sabihin ko, maganda lahat ang gagawin mo. Tama, gaganda ba buhay mo? Yes. Guys, alam niyo po, if I will tell my story, grabe po ang buhay ko. Pero before ko po ikwento yung buhay ko, okay lang po ba tawagin ko yung tao na naniwala din po sa akin at nagbago ang buhay niya. Katulad niyo rin po siya, former OFW dito sa UAE. Pero naniwala siya, ano nangyari? Kasi po ako, hindi ako OFW, tama? So kayo, makakarelate kayo sa kanya, tama mali? Yes. Guys, alam niyo ang Pilipino matalino, to see is to believe. So ibig sabihin ko, if you're going to see it, therefore you're going to believe it. Am I right? Yes. Guys, ladies and gentlemen, this guy was, nakatapos po siya ng psychologist sa University of the, FEU, Far Eastern University. Okay, isa po siyang OFW before. Okay, nag-work po siya sa isang cinema dito sa Ibn Battuta, sa Grand Cinema for 3 long years. Okay? Hindi siya niniwala, pero nakita niya rin, wala siyang choice kung hindi maniwala. Why? Kasi nga po, totoo na nangyari. Tama? Matalino po itong tao na to, dahil itong tao na to, nakita ko bata pa lang kami. Kumbaga kung ako school bukal, siya po talaga hardworking po. Tama? Kaya mahirap siyang maniwala sa akin. Dahil sabi nga nila, pero ang buhay ko nagbabago kasi. Tama mali? Yung dating mga loko-loko, biglang bumubuti pagdating ng panahon. Tama mali? Okay? Guys, ang maganda po dito, nandito po siya. One of our top earner here in Royal Business Club po in the Philippines and also in UAE. The people who help a lot of people in doing this business po. That's the reason why there was a lot of people na nakakabili ng mga properties nila by doing this business. Gusto mo magkilala sino siya? Yes! So mga kaibigan, hello, so welcome our partner of WAE. Ladies and gentlemen, para makita ko, yan! Wow! Sino po yung mga two-timer, taas ang kamay? Uy, may nadalawang. Alam mo ba ng asawa nyo na two-timer po kayo? Joke lang po. My name is Oliver Ocampo. Na-invite po ako ni Sir J way back 2006. Habang naglalakad po ako, kasama po yung ex-girlfriend ko.
sa Rift Mall. Ngayon po yung ex-girlfriend ko, asawa ko na po siya. Yes! Okay. So, simple lang po, ang buhay po naghahanap ako ng swerte. Tama o tama? Tama. Ang tanong po niya sa akin, habang naglalakad ako sa Rift Mall, sa Maydera, tumawag siya sa akin, sabi ko, ibaba ko yung telepono, ako na natawag sa'yo. Sabi niya, wag na, ako na, okay lang. Sabi niya, bakit ka na patawag? Sabi ko, kala ko mangungutang. Ang tanong niya kagad sa akin, gusto mo bang yumaman? Kayo mga OFW, tayo mga OFW, pag tinanong ka gusto mong yumaman, di ba nakaka-insulto? Tama o tama? Ang sabi ko po sa kanya, tinatanong ba yun? OFW nga ako eh. Kung ayaw mong yumaman, tumambay na lang ako dyan sa sari-sari store. Tama o tama? Tama. Kasi ang OFW po, buong loob, alam niyo mo ba na hindi lahat ng Pilipino ay handang lumaban para sa pamilya nila? Tama o tama? Tama. Yung tipo mo sabi, alam mo, alis ka na, ayoko, kinakabahan ako, tama. Pero sabihin mo sa akin na ayaw mong yumaman, sa kapatid, ako na magsabi sa'yo, sinungaling ka. Bakit? The mere fact that you are in here sa Abu Dhabi, gusto mong umasenso para sa pamilya mo. Tama o tama? Tama. Kaso, kagaya nyo rin ako, isa akong psikolohista, psychologist. Okay? Psychologist. Alam niyo naman po kung ano ibig sabihin ng psychologist, yung lagi nag-iisip. Tama po? Si Sir J po, kapatid ko siya. Okay? Mas matanda po siya sa akin. Mukha lang ako mas matanda sa kanya. Tama? Psychologist niya eh. Lagi po ako nag-iisip. Tignan niyo kung paano ako mag-iisip. Kapag lugi ako, nag-iisip ako ganun. Pag nangawit, gaganun ako. Obvious ba? Okay po? Tignan niyo po yung loko ko. Mahaba akong listahan ng utang ko yan. Tama? Doon tinanong niya ako, ang sabi ko sa kanya, diretso kita, mayama ka na ba? Kasi sabi niya, gusto ko daw yumaman. Ang tanong ko agad, kasi surist po ako eh, surista. Tama? Baka kayo din ganun. Tama po? Kasi sabi niya, umuwi ka na sa Pilipinas, gawin natin itong negosyo, asenso tayo. Nagulat po ako. Kasi po, ang sweldo ko po 1,570. Sa Pilipinas po, 7,000 lang. Okay? 1,570 dirhams. Pag kinupin niyo po yun, meron akong 18,000 pesos. Monthly. Pwede? Pwede na, 1,570. Tama? Pinagpalit ko na po ang natapos ko, okay po, sa profession ko dito. Nag-work po ako sa Sinan. Pakita ko po yung mukha ko sa inyo. Hindi ko po yan tatay. Ako po yan noon. Okay po? Ako po yung... Huwag mo na, eh. Ayan po. Ako po yung nagbubukas sara sa pintuan na may kasama flashlight. Ako po magsasabi ganito sa mga tao. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Huwag ka nang bumalik. Bakit? Pagod na ako. Alam niyo po bakit? Umaabot po yung trabaho ko ng 13 hours a day. Ang pinilma ko po, 8 hours lang. Dahil po, 13 hours a day, kasi pag ako po'y umuwi, tama ako'y nagreklamo, papauwi na ako, sisipain ako sa trabaho. Dahil nandito na po ako, kinain ko na po yung pride ko. Tama po? Tignan po ninyo kung paano kaganda ang buhay ko. Pag umuwi ako, dyan nakasmile ako ha. Tignan po. Pag umuwi po ako sa bahay, tingin niyo yung mga ako. Next. Tama? Nakakita na po ba kayo ng kwarto, isang villa, pumasok pa sa kwarto, pagpasok pa sa kwarto, may kwarto, tapos pagpasok po sa kwarto, may kwarto na may kwarto. Yan po yan. Tignan po ninyo ha, natapos po ako mag-aral, pero ang mga kasama ko, may tanto, walang damit, yung isa nag-iisip pa doon, hindi ko alam kung sinong kakatahin niya pagkatapos. Tama? Tama o tama? So bottom line po, tignan po ninyo ha, lahat po yung mga kaibigan ko, okay? Hindi po ako nakakatulog. Hindi po ako nakakatulog kasi nagiinuman sila. Pero para sa pangarap ko, handa kong labanan itong mga to. Tama po? Sabi ko, bata pa lang wala ako, may pangarap na ako sa buhay. Medyo mataas na pangarap ko. Alam niyo bakit? Tignan po ninyo, ako po ito. Nakita niyo? Sa lahat ng makatrabaho ko, ako lang po ang naka-uniform at tulog. Tama po? Yes. Okay? Tignan po ninyo, kaso nahuli po kami ng baladiya, bawal po pala tumira doon. Okay, bawal po ang bachelor. Ano po nangyari sa amin? Natanggal po kami sa trabaho. Natulog po ako sa sinehan. Para sa buhay ko, ako na po magsabi sa inyo, natutulog po ako sa sinehan sa ilalim ng kurtina. Hindi ko alam kung kayo na mahugulog yung ano. Lagi ko na sinasabi ng Panginoon, hayaan niyo muna po akong mabuhay. Bakit? Kasi kapag nahulog po yung isang malaking speaker, wala akong makakaalam kung buhay pa ako o patay na. Kasi ang sinehan po namin sa Ibn Battuta, 21 po yun na malalaki. Okay po? Kumakain po ako ng tirang popcorn, kumakain po ako ng tirang crepe, kumakain po ako ng tirang nachos, para mabuhay lang. Andiyan ba kayo?
Bigla, alam nyo, every time kasi nakikwento to, talaga nalulungkot po ako. Nakakalungkot po, pero anyways, tuloy po natin. Ito na po yung mga kaibigan ko. Malayo, medyo malalim po kasi pinaghuhugutan ko eh. Para sabihin ko sa inyo, mga OFW, mayroon pag-asa. Okay po? Umuwi po ako sa Pilipinas, nangyari po sa akin kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko, pataas ang pangarap ko. Okay po? Ang sabi ko, pag may nagbago sa buhay ko, babalik ako mga kaibigan ko kasi alam ko hirap ang buhay ng mga ito eh. Tama po? Sinama ko po sila. Dati po yun yung mga nakauban. Tingnan po ninyo ha. MHMBD, ang sweldo po niya, 3,000 dirhams, 7 years. Okay po? Nag-part-time po siya, meron po siya 1,110. Pwede? Pwede. Next. Yung po yung nakaupo kanina doon, yung nag-iisip na malalim nag-iisip kasi po mataas pala yung pangarap din niya. Ang ginawa po niya, nag-part-time din po siya. Pumunta naman po siya ng 816 dirhams. Pwede. 3,000 na sweldo plus 800 dirhams. 3,800 libre na ang bahay niya. Pwede? Okay po. Second check na po niya to. Actually po, nakaka-6 na check-in na po siya. Okay po? Siya po ang unang-unang kinausap ko. Okay po? Sa aming magkakaibigan. Okay? Tingin niyo po, thank you Lord, thank you Royal Power, sabi niya. Okay, alam niyo po bakit? Ang second check po is 5,854 dirhams. Ang sweldo po niya for 7 years, naka-uniform, katrabaho niyo po siya. Okay? 7 years po siya katrabaho, 3,100 dirhams. 7 years. By doing Royal Business Club. Okay po? Sa pangalawang buwan, nakakuha na rin po siya ng pangalawang checking niya, 5,854. Pwede. Nakita niyo po yung point? My point is, sabi ko, 7 years mo ginagawa yan. Ito, 2 months mo palang ginagawa, may ganyan ka. Alam niyo po, naka-6 na po siya ng cheque. Sabi ko sa kanya, alam niyo po, napakasarap po na nakakatulong sa kapwa. Alam niyo bakit? Nakabili na po siya ng koprahan. Wow. By only 5 months doing Real Business Club, may koprahan ang tatay niya na hindi mabili-bili. Masaya, napakasaya. Yeah. Okay, isa pa po. Si Ate Lisa po, taga-Alting. Okay po, nakwento ako po, tatanghaling tapat. Naniwala? Ano po nangyari? July 26, 2012, kumita po siya ng 9,044 dirhams. Okay. Ako po, kumita lang po ako ng 30,000 pesos sa Pilipinas, hindi na ako aalis. Tama o tama? Bakit po? Kasi 18,000 lang po kinikita ko dito eh. Tama? So, kumita po ako ng December 1, 2011, kumita po ako ng 34,000. Pwede. Sabi ko, may pass po na ako kasi wala akong pass po sa dito sa Dubai. Tama po, kasi pass mo po may trabaho. Pero dito po, nabigyan ako ng pass ko, may 34,000 ako. Sino gusto ng 34,000 bago magpass ko? Lahat tayo, tama? Okay, after 1 week po, ang good news, meron po ulit akong 61,000. After 1 week po, pagdating po ng December 15, meron po akong 41,000. After 1 week po, kumita po ulit ako bago magpas ko. December 22, 59,000. After 1 week po, kumita po ako ng 55,000. Total checks po ng December, dati po, 1,570. Ngayon po, 251,707. Pwede. Pwede. Nagtuloy-tuloy ako. Bumalik po ako sa Dubai. Kinuwento ko lahat sila. Tapos na naman ang 2012 ko. Okay po? 2012, July 5, last month lang po. July 5, 2012, kumita po ko ng 108,000. Pwede. After 1 week, kumita po ko ng 341,960. After 1 week, si Oliver Ocampo, kumita po ulit ng 343,000. After 1 week, kumita po ulit ako ng July 26, 303,000. Tingnan mo yung total 4 weeks checks ko. 1,900,000. Tatanungin mo ako, anong ginagawa ko dito? Nagpapasyal po ulit ako. Hindi na po ako nagtatrabaho sa sinihan ngayon. Okay po? Nagretiro po ako at the age of 28 years old. Pwede. Okay po, 30 years old na po ako ngayon. Pero but yet, billionaire. Yes! Kung tao maniniwala, kapatid, diretsin ko na, ihanda mo yung sarili mo. Bakit? Kasi handa ang Panginoon na ibigay sa iyo lahat. Amen! Tama po. Sa mga taong hindi naniniwala, kawawa ka naman. Bakit po? Tandaan po ninyo, kaya po ang isip nilagay sa ulo para makapag-isip-isip. Hindi nilagay yan sa paa para alipungahin.
Tama po? Marami kayong pinaglalaban. Hindi ko alam kung sino pinaglalaban ninyo. Mamayang gabi, hindi ko alam kung kasama mo yung anak mo. Mamayang gabi, hindi ko alam kung nasa Pilipinas ang anak mo. Tingnan mo. Maaari sabihin mo, hindi para sa akin to. Pero tingnan mo,